Yan ang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. Kumusta po at maraming salamat po sa walang sawang suporta. Salamat po sa pagmamahal. Ayun na, sama natin ngayon si Kev Burnok. Si Kev Buknoy po kasi ay mayroong importanteng pinuntahan kasama si Ate Menggay, nag-anak po ng kasal. Yan ang Kev Buk, Ate Menggay, mag-ingat kayo palagi ha. At ito kasama rin natin si Mrs. Kabisnes. Hello po mga kabisnes. Bay Papaya, Bong at saka si Tingting Buddy. Hello mga kabisnes. So yun mga kabisnes naming minamahal, yung vlog natin ay nakita nyo na no, yung ating thumbnail, nabasa nyo na yung title. At yun nga po, sobrang nakatawag ng aking attention yung vlog ni Kuya Bong patungkol dun sa kanyang tinulungan nung gabi na nagbigay ako ng pera, 5,000 pesos para pantulong niya at saka yung bigas at saka groceries. Akala ko naman kung sino lang ang kanyang pupuntahan. Ngayon nung napanood ko yung vlog, kaya yun pala ang best friend ng nanay ni Bong nung araw, nung nabubuhay pa. So syempre, hindi ako papayag mga kabisnes na hindi tayo makakuha ng impormasyon patungkol nga rito kay Bong at saka ano ba nangyari doon sa kanyang nanay at tatay at saka ano ba nangyari doon sa kanilang mga ari-arian, no? So yun ang tanong ng marami at yun din ang hanggang ngayon ay palaisipan din naman sa kabisnes family yung bagay na yun. At sa pagkakataong ito mga kabisnes ay hindi na ako magsasayang ng panahon, ng oras para alamin kung ano ba talaga ang mga nangyari dito sa buhay ni Kuya Bong. Kasi batay doon sa napanood kong vlog ni Bong, nabanggit doon nung babae na best friend di umano nung nanay ni Bong na dalawang malalaking bahay o lote ba yung pag-aari nila Kuya Bong. At yung isa kasi na pinakita sa amin na ni Bong nung nakaraan pa, na nahagip yun sa vlog natin pero hindi ko ginuna na video yung syempre yung mismong bahay, yung location mismo kasi syempre andun yung pag-iingat natin ano, dahil iba na nga yung nakatira. So ngayon ang tanong, kung yung tatay ni Bong ay unang namatay tapos sumunod yung kanyang nanay at yung nanay pala ni Bong bago namatay ay nagkaroon muna ng problema sa pag-iisip. So, siguro na-depress o nagkaroon ng depression. So sa madaling sabi, wala sa katinuan. At si Bong pala, nung mga panahon na yon na buhay pa ang nanay niya, batay rin dun sa video na napanood ko, nabanggit nung best friend ng nanay ni Bong na kawawa naman kasi kasakasama ng nanay nga ni Bong ay si Bong at meron pang tingtukoy niya, may something, no? Si Bong. Ibig sabihin, nung mga panahon na yon ay nakitaan na rin si Bong ng hindi maayos na kalagayan sa aspetong mental. Ano po? So ngayon, sino ang kumilos o tumarabaho para doon sa mga naiwang ari-arian ng mga magulang ni Bong at kanino ito napunta? Kasi kung meron mang may karapatan na magmamay-ari noon o yung sabihin tagapagmana, walang iba yon kundi si Bong, dahil si Bong ay anak, hindi po ba? At batay naman sa aking pag-imbestiga ng mga nakaraan pa natin na vlog patungkol kay Bong na medyo bago-bago pa, lumalabas na ito si Kuya Bong ay ampon. Ano po? Di umano ampon. At nung medyo nilaliman pa natin yung pag-iimbestiga, yung pagtatanong-tanong,
ay lumalabas naman na itong si Kuya Bong ay anak ng tatay niya sa ibang babae. So ibig sabihin, talagang anak siya ng tatay niya. Kanya lang ay hindi nga nagkaanak yung tatay niya at yung asawa ng tatay niya. So parang ang nangyari, batay sa mga istorya na ating nakuha, ay minabuti na lang na ampunin o kunin yung anak ng tatay, yung anak nga ng tatay niya sa ibang babae, which is si Bong, para maging anak nila. Kasi nga may problema sa yun nga, no, sa panganganak yung asawa ng tatay niya. Ibig sabihin, siguro baka baog, hindi natin alam, ano, hindi pa tayo sigurado sa bagay na yan. So ngayon lumalabas din doon sa mga nakaraan pa na pagsasaliksik natin patungkol nga rito sa buhay ni Bong, na meron din yata pang isa pang ampon, no? At yun ang hindi na namin alam. At kapag si Bong ang tinatanong natin sa bagay na yan, ay wala rin siyang maisagot. At hindi niya na raw alam. So ayun, balikan lang natin. Sandali, ano po? Kuya Bong, sino yung binabanggit na parang may kapatid kaya yata? Yung sabi niya, meron daw. Sabi. Pero nakita mo ba siya? Hindi pa. Hindi mo nakita? Hindi pa. Ah, ganun. Hindi kayo nagkasama? Wala. Kasi ikaw at yung tatay mo, yung nanay mo, talagang nagkasama-sama kayo. Okay. So, lumalabas na, ano yun, hindi ba tumira sa inyo? Hindi tumira sa inyo. Ano siya kayo ba, yung babae o lalaki? Ikaw rin lang eh. Hindi niya nga alam eh. So ayun, salamat Kuya Bong ha. At mga kabisnes, kung totoo man na meron pang isa pang inampon yung mga magulang ni Bong, ay maaring hindi talaga ito nagtagal sa kanila, no? O hindi naman kaya ay sino kaya? Baka may meron pong ano, nakakaalam ng istorya na 'yan. At nakikisuyo po kami. Muli po ipagpapauna ko mga kabisnes naming minamahal. Gaya ng binanggit ko po, yung pagtulong ko rito kay Bong ay lulubusin ko, dahil hindi naman ako nangako sa kanya na yung aking pagtulong ay ibibigay ko lahat. Nangako po kasi ako sa Panginoon Diyos, no, doon sa mga kabisnes natin na talagang sumusubaybay ng istorya ni Bong. Alam nyo po yan, no, ang aking commitment dito sa pagtulong, pag-aasikaso, pag-aaruga para sa kapakanan ng kabutihan ni Bong ay sa Panginoon Diyos po ako nangako. Kasi hiniling ko yan eh, si Bong, na sana bigyan ako ng isang matutulungan na ma-vlog na mag-views ng marami. At yun nga po sa katauhan ni Bong. So ngayon ganito, all throughout po ako rito mga kabisnes, ano, gagawin ko lahat na makakaya ko. Gagastos. At lalapitan ang dapat na lapitan. Ihingi tayo ng advice sa mga kinaukulan. Kinakailangan ng abogado, kinakailangan pumunta tayo sa NBI, gagawin ko po yan. At doon sa mga may nalalaman dito sa pangyaring ito sa buhay ni Bong, ay nakikisuyo po kami na kontakin nyo po kami at para kami inyong matulungan. At doon naman sa mga involved, at kung kayo'y wala namang masamang kinapay, ay makipag-usap din po kayo sa amin. Ano po, kasi dito paprangkahin ko po kayo, hindi ako rito magpapaligoy-ligoy. Kasi lumalabas dito mga kabisnes naming minamahal, common sense. Kung meron man dapat na may karapatan doon sa mga naiwang mga ari-arian, walang iba kundi si Bong. Di po ba? Ngayon, kung halimbawang yan ay naibenta na, buhay pa ang mga magulang,
ay okay, fine, pero checkin lang na yung mga dokumento ay legit kasi susuriin po namin yan. Ano po, at doon sa mga involved at meron kayong ginawang hocus pocus, paprankahin ko na po kayo. Ngayon pa lang, gawan nyo ng paraan na kami ay inyong makausap. Mag-usap tayo, kaharap si Bong. At titiyakin ko po sa inyo na walang magiging agrabyado. Ano po, mag-usap tayo na maayos, mahinahon. Ibigay nyo yung inyong side. At titiyakin ko walang magiging agrabyado. Ang sa amin lang ay mapunta kay Bong yung para sa kanya, at mapunta sa inyo yung para sa inyo. Ganun lang po kasimple. At sobrang sakit lang na isipin na ang isang kagaya ni Bong na merong masasabi nating kapansanan, no, nung mga panahon pa na unang binablog natin siya, obvious naman eh, makikita naman yung kanyang physical na kaanyuan at sa kanyang gawi, kilos, pananalita na may problema. Hindi siya katulad sa atin, no, sa aspetong mental at sa kapasidad sa pangunawa sa mga bagay-bagay na pagsamantalahan ito eh. Ano po, at yun ang aking ano, yun ang aking tatrabahuin. At nakikisuyo kami sa lahat ng mga viewers. Ipag-pray nyo po kami, mga kabisnes naming minamahal. At wag lang po sana na kami ay tatakutin doon sa mga tao na merong kinalaman sa bagay nito, dahil paprankahin ko po kayo, wag na tayong magtakutan, dahil hindi po ako matatakot kailanman. Wala sa bukabularyo ko po yan. At alam yan ng aking pamilya. Kilala ako ng mga taong kilala talaga ako noon pa. Hindi po ubra sa akin yung ganyang takot-takutan na yan. At so ngayon na nandito tayo sa lugar nung ibinlag ni Kuya Bong. At pakisuyo na lang muna, pakitingnan ko nandiyan bago tayo, bago kami bumaba ni Mrs. Kabisnes. Kuya Bong, siguro ka na sumama si Bay, papay na lang dahil kilala naman si Bay. Nok, dito ka lang. So yung may mga kinalaman po at para maagapan, huwag kayong malagay sa alanganin, makipag-usap na po kayo sa amin. At tinitiyak ko po sa inyo na walang maagrabyado. Ano po? At naiintindihan ko naman po 'yon na ay dapat lang din naman merong mapunta sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na si Bong ay wala. 'Di ba? 'Yun ang unfair. At sa sentido common na ganoon ang kalagayan ni Bong. At mayroong mga ari-ari ang naiwan ng kanyang mga magulang, ay dapat inasikaso nyo ito eh. Diba? Kayo ang unang nagmalasakit kay Bong, hindi hinayaan na magkaganyan si Bong. Di po ba? Ilang taon yun. Ilang taon siyang nasa lansangan. Ganun ang kanyang itsura. O sabihin na natin may problema sa pag-iisip. Sabihin na natin makulit. Ibig bang sabihin nun, susukuan mo na ikamag-anak mo? Di po ba? Saan napunta? Kanino napunta yung mga ari-ari ang naiwan ng kamag-anak ni Bong? At paano napunta? You know? Isang punto riyan, paano napunta sa kanila at hindi napunta kay Bong? Asan yung mga dokumento? Legit ba yan? Ano po? So yun, ako'y nagtatanong pa lang naman. Wala daw po. Ano po, mga kabisnes? Ano? Wala daw po. Wala? Kasi ay, andun daw po sa ospital si Nanay Gina. Kasi sinabahan po yung apo. Gina ba pangalan nun? Oo. Ah, Gina rin ba? Ang nandyan po yung asawa. Lalaki? Lalaki? Ah, pwede rin yata yun ang kausapin natin, no, Bong, no? Ano kaya? Ha? Yung lalaki o si Gina talaga ang close sa nanay mo? Bahala kayo.
Close din ba? Pinaka-close. Kaibigan din ba yon ng tatay mo, yung itong lalaki? Kaibigan din? O sige, siguro pwede makisuyo. So ayan na mga ka-business naming minamahal. Kakausapin ko po muna off-cam para hindi naman tayo adelantado ang dating. At magpaalam tayo na maayos. Ano po? So yun, off ko muna itong camera. Balikan ko po kayo mamaya. Salamat po. So yun po mga ka-business, ano, nandito na tayo sa bahay po nila. Yung naging kaibigan, malapit sa mga magulang ni Bong. So nandito si Kuya John, at kanina nga po ay nagkausap na kami at nakahingi na tayo ng pahintulot. Ano po? Na sila ay makausap natin, ma-interview, matanong, at maisama sa video, sa ating vlog. At tayo naman po ay nabigyan ng pahintulot. At maraming salamat sa Kuya John, ha. So, eto po si Kuya John. At nakita nyo na rin po siya dun sa vlog ni Bong. Ano po, nung gabi na nagpunta rito. Ayan na, Kuya John. Ako po si Kabisnes. Apo, kumusta po kayo? At ito po ang aking may bahay. Si Mrs. Kabisnes, ito si Bay. Ayan, si Tangali po, Burnok, at saka si Thinking Buddy. Ayan. Tuloy po kayo sa aming bahay. Ay, salamat Kuya John. Thank you. Tutuloy daw po tayo, mga kabisnes. Pasensya na po kayo. Ay, pasensya na rin po kayo sa abala. So, ayun ang sombrero natin. Saan po tayo, Kuya John? Ito po ang aming Ah, okay. Oo. Dito tayo, pasok kayo. Dito tayo para tayo makapag-usap. Siguro mag-ano tayo ng upuan. Makikisuyo na lang ako. Pakitulungan nyo, ano, kagwang si Kuya John. So ito po mga ka-business, nabanggit ni Kuya John na itong lote na ito ay sa kanila na, no? 240 square meter yata. At lima silang magkakapatid dito na parang naging isang compound. At sama-sama sila rito. Ito kayo yung aking buhok. Pasensya na mga ka-business na ano nung sombrero. Okay lang yan. Ayan. Upo kayo mo. So, bay, pakisuyo siguro ng stan natin. Tapos, ayusin muna natin mga ka-business yung ano natin. Ayan. Stan tayo, mag-stan. Ayan. Saglit lang po, ha. Magsiset lang tayo ng ano, camera. So yun po mga ka-business. At muli po ay mapagpalang araw sa ating lahat. Andito nga po si Kuya John. Kuya John, ayun ano, nakapagpakilala na kami sa inyo. At ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami. Salamat din po sa inyo at bigyan mo kami ng importansya tungkol dito kay Bong po sa kanyang buhay. Maliit pa po yan na kilalak na po namin yan. Yung ano, inanak ni Mari Presing, yung Mari Presing na yun, yung pangalan ng mama niya. Inanak yung pangalawa kong anak na si Jonaline. Kaso nga lang, namatay po yun. Pero nakapagtrabaho na po sa City Hall yun ng mga 4 na buwan. Ang sakit lang po nun, UTI. Ito si Bong. Ang papa nito, nakapagtrabaho po sa airport. Ano po ang trabaho niya sa airport, Kuya John? Hindi ko, ano, kasi nakabarong naman lagi eh. Nakabarong siya. Okay. So, personnel. Oh, personnel. Okay. Nung sumundo nga kami sa airport ng operator ko dati, kaway-kaway lang kami ganun ganun. Pero sabi ganun, sige na. Ano na, diretso. Sa madalit salita, kilala. Kilala po. Kilala ang tatay ni Bong doon sa airport. Sa airport. Siya paring Julian, kung ano ang pangalan niya. Okay. Di, hanggang sa ano, umuupa sila rito sa naging kapitbahay namin, umuupa po sila rito.
kay Mr. Tilada na yan, hindi pa nabibili ng tilada, nakikita ka into pa lang. Nabili nila, na ano yan, nabili yan. Nung mabili po yan, pumunta na po sila sa Pag-asa. Ang sabi, meron daw silang nabili ron. Kasi nasa airport naman siya, kumikita. Bili ng bili ng lupa. Bili. Dalawa yung lupa nila ron eh. Nung ano na, huminto na sa pag... Ano po ang sukat ng lupa nila dyan sa Pag-asa? Ano ang sukat? Nasa ano yun? More or less. Kulang-kulang 500 po. Ang bawat isang lote? Hindi, yung isa. Tapos bumili pa uli sila, no? Kulang-kulang 300 square meter. Pinatayo ang po lahat ng bahay yun. So more or less, ayan, nasa 700 square meter lahat. Okay. Okay. Ang sukat ng lupa, okay, na nandyan sa Pag-asa. Opo, okay, nasa Pag-asa. Okay. Ngayon, meron silang tao ron na wala na si paring Julian, namatay na. Meron silang tao na pinatira doon. Sino yun? Yung ano, ano po? Arkamed, ano ha? Ano yun eh? Med, ano ha? Okay. Meron po silang pinatira doon. Nung ano na, nagpupunta na rin dito si Mari Presing. Ano na, iba-iba na kung anong sinasabi. Siyempre po, hindi nakakain na. Teka, sandali. Kung wala nang... Pwedyon, ganito no? Siguro sundan niyo yung aking mga pagtatanong. Mag-take down note ka, Mrs. Kabusiness, sa mga pangalang mababanggit ni Kuya Jun. Ready ka na? Sige. Ganito, Kuya Jun, ang magtatanong po ako, sagutin niyo po batay sa inyong pagkakaalam. At para magtugma. Yes. Pawang katotohanan lang po tayo dito, no? Kuya Jun, gaano kayo katagal na magkakilala nung ano, mga magulang ni Bong? Ano po, ano na po ako, 63 na ako. Siguro mga nakilala ko yan, nasa 45 years na ang nakalipas. Opo, ang magkakilala ni Mari Presing. Okay po. Tapos, ano ang sitwasyon ng buhay nila ni Bong noon? At ibig ko sabihin, ano ang sitwasyon pagdating sa aspetong ikinabubuhay? No? Yung bang alwa ng pamumuhay, kalagayan ng pamumuhay, sila ba ay may kaya, mayaman? Ano lang po, tama lang. Tama lang. Tama lang. So, ibig sabihin ay dahil nga siya ay nagtatrabaho sa airport at binanggit mo kanina na malakas o malaki kumita, no? Ay nakapagpundar nung sinasabi niyo po na lupa't bahay. Lupa't bahay, 500 square meter, pinatayuan ng bahay, gayon din yung kaharap kamo na more or less nasa 300 square meter at pinatayuan din. Okay. Ano at anong taon, ano ang ikinamatay ng tatay ni Bong at anong taon namatay ang tatay ni Bong? Mga ano po yun, mga line of 1995 namatay yung tatay ni Bong. Ano po ang ikinamatay? Sa sobrang na rin tanda at saka na-stress na eh. Sobrang tanda? Ilang taon po ba namatay yung tatay ni Bong? Ilang taon na siya nun? Almost... More or less? 72 o 75. Okay, 72, 75 years old. Ang ikinamatay dahil sa katandaan. So, ibig sabihin, bago namatay itong tatay ni Bong ay mahina ng katawan, no? Opo. At wala na sa kapasidad na yung bang sabi, pagka... kinausap mo ay maaaring mahina na pandinig. Tama po ba ko ron? Hindi po, sir. Ano pa yan? Nangalakal pa. Nangalakal? Bakit siya nangalakal? May naipundar siyang ano, mga ari-arian. Parang nawala na nga sa ano, parang exercise na po niya. Namumulot po siya ng mga bote ng mineral. Mga plastic. Pero, eksistido yung kanilang
ari-arian opo, sa panahon na yun. Andyan yung pinagawa nilang bahay. Opo, yung property nila, doon sila nakatira. Opo. Okay. Bakit nagkaganon? Ano? Parang, ibig mo bang tukuyin na parang nagkaroon ng problema sa pag-iisip yung tatay? Parang ganon yun. So, sobrang stress eh. Bakit siya na-stress? Pero, ano po kaya, Kuya John, ang dahilan ng pagka-stress ng tatay ni Bong? Kasi daw to si Marie Presing, ang gusto, bilin ng ganyan ng lupa para mapa-anuan doon niya sa mapakita niya rin sa mga tigapag-asa, sa kapitbahay niya. Pero sabi ko mali. Parang ipagyayabang, gano'n? Oo, ganyan. Okay, so doon na-stress ang tatay ni Bong at banggit nyo nga po kanina dahil na rin sa katandaan sa edad 72 to 75 years old na matay. Okay. Eto, Kuya Jun. Ilan ang anak? Ito lang po. Siya lang. Opo. Si Bong ba ay anak talaga ng nilang mag-asawa ni Nanay Prising at saka ni Tatay Julian? Julian? Opo. Anak talaga siya? Yun ang hindi ko po alam. Dahil wala naman po silang kinukwento na kung ano ampon o anak talaga. Pero talaga, ang ano nila, anak talaga. Ang pagkaalam namin talaga, anak. Kasi wala naman silang kinukwento na ganyan, ganyan yan, bata na yan. Okay. Kaya ang ano ko, talaga anak nila. Mm-mm. Si Bong ba ay nasilayan yun na nung siya pa ay sanggol o malaki na? Mga ano nga, dumating po rito yan, mga 6 na taon o 5 taon. 6 years old. Oo. Pero bago dumating ang Bong, doon sa pamilya nila Tatay Julian, doon sa mag-asawang Julian at saka Prising, ay kilala mo na sila. Opo, kilala ko na sila. Okay, so sa malit sabi, may kaugnayan ito o maaaring magkadugtong istorya ni Tatay John at saka yung istorya natin doon kay Nanay na Manggagamot. Kung naalala nyo po yung mga kabisnes na sa kanya kasi nanggaling, kung hindi ako nagkakamali, ano? Opo. Yung impormasyon na ito si Bong ay ampon at anak ng naging babae di umano nung tatay ni Bong at kinuha siya para ituring na anak nilang mag-asawa. Pero lumalabas si Bong ay anak talaga ng tatay niya. Opo, kasi wala naman sila nakukwentong ganun eh. Mm-hmm. Okay. Sa tagal naming nagkukwentuhan at dito pa po sila umiigib nung araw eh. Opo, so ibig sabihin sa haba ng panahon na kayo magkakilala nung si Tatay Julian saka si Nanay Prising, unang pagkakataon na nasilayan mo ang isang Bong ay 6 years old na. More or less ang edad niya. Ganun na yung bata. Okay. So doon tayo sa 6 years old na si Bong. Ang pagpapakilala sa iyo ng mag-asawa, si Bong ay anak talaga nila. Opo. Okay. Meron ba siyang ibang pinakilala na anak pa nila? Wala po. Wala na. Ang ano lang ay ni Paring Julian, laging baon niyan pagka galing na sa trabaho. Yung pong diaryong English Manila Bulletin. Lagi po siya yun ang binabasa niya. Hmm. Kaya sabi ko, itong taong to nakapag-aral to. Kasi hindi ka magbabasa ng ganyan kung hindi ano, kasi merong English doon eh. Hmm. Opo. Kaya siya ano po ni ano. Tapos ang kinuwento sa akin ni Marie Presing, naging tao ni si Mang Paring Julian sa Bicol. Yung kumandidato po sir ng mayor ng Caloocan, ang nakalaban po niyan si Boy Asisto. Ah, okay. So, isang politiko yan. Isang politiko. Hindi nanalo? Hindi po nanalo. Okay. Kaya naman, napunta siya sa airport naman. Okay. So, ngayon... Nanungkulan po yan sa airport. Hindi ko lang po alam kung anong 19 yan. Okay po. So ngayon ganito tayo, ang sunod ko pong tanong. Walang ibang pinakilalang anak maliban kay Bong. Wala po. Kasi meron pong lumalabas na para bagang meron pa silang isa pang ampon. Wala? Wala po. Wala kayo nakita? Oo, wala akong nakita na bata. Talagang si Bong lang? Opo. Ang kasakasama nila? Opo. Okay. So ngayon, kung 6 years old na,
Pinag-aral ba nila si Bong? Hindi ko ano na yun, natandaan na kung... Pero na ano ba, nahagip sa iyong alaala na si Bong ay pumapasok sa school? Ganyan. Hindi. Pero ikaw Bong ay nabanggit mo na ikaw ay nakapag-aral, 'di ba, ng elementary? Hanggang grade 5 lang. Grade 5. So ayun ano. At saan ang eskwelahan 'yon? Hindi lang, dito lang sa high school. Oh, ayun na. Elementary high school. Anong school 'yan? Camarin Elementary. Camarin Elementary School. So okay. Ngayon, Kuya June, ilang taon, so 6 years old si Bong, ano, saka mo na nakita sa unang pagkakataon, oh, mayroong pinakilalang anak si paring Julian at saka si maring Christine. So, anong naging reaction mo? Anak mo yan, Mare, pare, ganun. Hindi, kasi sa araw-araw pong wala rin ako rito, nga ano rin na ano. Pero, biglang dumating na bata na ganun. Okay. Mayroong biglang dumating na bata. Yung panahon na yon na si Bong ay 6 years old, mga ilang taon po ang mag-asawa? Unahin natin si Tatay Julian. Nasa ano lang po siguro? Nasa 40. 40 si Nanay Prising? Ganon din po siguro, nasa 38 o 41. Ibig sabihin mas matanda si Tatay Julian dun sa kanyang asawa, sa babae. So, okay. Pero, meron na po silang kinukwento na galing na sila ng Bicol. Meron na silang galing na naging tao sila ng ani. Hindi tayo particular dun eh. At anyway, okay lang din naman yun. Pero hindi tayo particular dun sa ano. Ngayon po, ang sunod kong tanong, so ang edad nila ay mga 40, 38 naman ang babae. Tama po, no? Lumipas sa mga panahon, pabili siguro tubig kay ate. Pasuli na lang ako ng tubig. Saglit lang po mga kabisnes at na ano si Mrs. Kabisnes yung kanyang ubo. So yun na mga kabisnes, okay na tayo, no? Pwede na tayo magpatuloy. So yun na, Kuya June. Tuloy ko lang po ano yung aking pagtatanong. Walang ibang pinakilala na anak yung mag-asawang Julian at saka Prising, kundi si Bong lang. Opo. Habang lumilipas yung panahon, wala kayong napansin na mayroong ibang bata na naman nakasakasama yung mag-asawa? Wala po. Wala talaga. Tanging si Bong lang. Tanging si Bong lang po. Okay. Nung sa ganung mga panahon na 40, 38 years old yung mag-asawang Julian at Prising, ano ang kalagayan ng kanilang pamumuhay? Sila ba yun na yung time na meron na silang naipundar o wala pa? Wala pa po nun. Wala pa? Bago pa lang. Okay. Anong taon o ilang taon na kaya silang mag-asawa nung meron na silang naipundar na yung binanggit nyo po kanina ng mga property? Kasi po, naging kaibigan nila yung nakadestino na sa NHA po. Kaya sila nakabili ng lupa sa Pag-asa. Yun ang sabi sa akin ni Mari Presidente. So mga ilang taon na po sila noon? Ibig kong sabihin, ilang taon ang lumipas? Mga pa-50 po si Mari, si Paring Julian noon. Okay. Mga 52 siguro. Okay, tapos si Nanay Prising ay mga 50-hin. Okay. Ganyan. So parang lumalabas, lumipas ang 10 taon. Opo. So nakapagpundar na sila ng ganung mga ari-arian. So doon na sila nakatira. Opo. Tapos nagpunta po ako sa kanila ron. Meron silang mga alagang manok, baboy. Okay. Ngayon yung binanggit ni Bong. Nag-alaga sila mga baboy. Baboy. Minsan, nagkakatay po sila ng baboy, linggo-linggo. Pinauutang naman sa mga kapitbahay. Yun ang katotohanan nun. Naikwento ni Bong yon, mga kabisnes sa vlog natin ng mga nakaraan. Okay? Yun ang ano ng papa niya. Negosyo? Negosyo. That time ay hindi na siya pumapasok sa airport.
Opo. Hindi kasi na. Kasi nakapag-retire na nga siya. Okay. Nakapag-retire na siya sa airport. Kaya, yun, nakabili ng lupa at saka ng kapagpatayo ng bahay. Yun po ang katotohanan nun. Tapos yung negosyo nila, pag-aalaga ng mga... Hayop. Baboy po. Baboy. Kasi nung araw po kasi mga kabisnes, yung lugar na yun dyan sa Pag-asa, ay kukunti pa lang tao. Tama, ano? Opo. Puro talahibang po yun. Parang bukid siya. At syempre, malaya kang mag-alaga ng mga hayop na gusto mo kasi walang magrereklamo. So ngayon, ito po, Kuya Jun. 50 ang 10 taon. Nagkaroon sila ng mga ari-arian, nakapagpundar. Wala pa ring ipinapakilalang ibang anak. Wala po. Wala kang nabalitaan? Wala po. Wala. So, sibong lang talaga? Sibong lang po. Minsan, papashare siya rito. Mm-hmm. Boom. Saka galing sa bahay. Kumain ka na? Halika, kain ka. Hindi, busog ako. Magkape ka dyan. Hindi, tapos na. Mahihiyain. So, ibig sabihin, nasa 16 years old na sibong noon. No? Noong established na yung buhay, kabuhayan noong... nanay at tatay ni Bong. Nasa 16 years old na siya kasi 6 years old nung dumating. Tapos lumipas sa mga 10 taon, humigit kumulang. So 16 years old. Ngayon ito, Kuya John. Ako. Kailan saglit po mga kabisnes ha, kailangan kong maging maingat sa mga itatanong at dapat yung ano, saglit lang po. Kumusta naman yung pagsasama ng mag-asawa? Yung after 10 years, okay. No? 16 years old na si Bong, di ba? Okay. Nasusundan nyo naman ako, no? Okay. Medyo, no? Kumusta naman yung pagsasama ng mag-asawa? Maayos naman, walang naging problema. Wala po silang ano, wala silang pag-aaway, yung mga selos. Opo, mag-ganon. Una sa pera, wala rin. Wala rin. Wala rin. Kaya sabi ko, mayroong pera kung tutusin. Kasi opo. Unang-unang pinag-aawayan ng pamilya, pera at saka selos. Mm. Opo. Wala naman kinukwento si Mari Presing. Okay. Na ganon-ganon si Paring Julian mo, ganito, nag-beer house. May babae, may anak sa iba, wala. Wala po, wala. Okay. Basta sila lang tatlo sa loob ng bahay. Mm. Walang ko na ikukwento si Mari Presing. Kuya Jun, 16 years old na si Kuya Bong. Anong klaseng binatilyo siya sa pagkakataon na yun? Ibig ko sabihin, normal. Opo, normal. Pamumuhay niya. Anak siya ng isang mag-asawa na may kakayahan sa buhay, tama? Opo. Normal. Okay. Meron pa silang sinasabi na meron din daw sila sa Bicol. Na pag-ari-arian. Ari-arian po. Okay. Tapos, eto na. Dito na tayo mga kabisnes. At least naging malinaw yan ha. 16 years old, si Bong ay normal. At sa aspetong ang tinutukoy ko po ay yung sa kanyang mental health, no? Mental health. At Kailan, Kuya Jun, na si Kuya Bong ay hindi na naging, napansin mo na parang may kakaiba, na hindi na normal yung kanyang mental health? Sa ano po, sa problema, guro, tapos nalilipasan po ng gutom. Kailan po yun? Anong... Ito lang po, mga 2000 na. 2000? Oo, pumasok po ang 2001, 2002. Doon mo napansin yun. So, ibig sabihin, mga ilang taon na po si Bong noon? Siguro mga nasa... Kasi ngayon ay 42. Oo. 42 siya. Mga nasa 38 siguro po. Ganun. Pagpasok ng 2000, iba na eh. 2000? Kasi yung mamatay ang magulang niya, iba na eh. Wala, okay. Na po, wala so, na po kasi sa kanya nag-aasikaso. Okay, so, yun. Tama. Kumuha lang ako ng ano eh. Nang magandang pwedeng itanong. So ayun, salamat, Kuya Jun. So nung buhay ang mga magulang ni Bong
ay normal din ang pamumuhay ni Bong. Opo. Unang namayapa yung kanyang tatay. Oh, si Paring Julian po. Tapos, nung namatay ang tatay ni Bong, so syempre, dalawa na lang sila. Opo, mga... At kumusta naman yung naging pamumuhay ng mag-ina, si Bong at saka si Nanay Prising? Ayun nga po yung sinasabi ko, na meron silang pinaupang tao dun sa bahay nila. Nung kamag-anak? Hindi po. Kalapit, ano lang, kapitbahay lang dati po namin dito. Okay. Ngayon, ngayon ang bandang huli, hindi na nga umupa. Bakit pinaupahan? Kasi wala na nga pong kumikita sa kanila eh. Okay. Wala nang kumikita sa kanila. Tapos po, yung mga hayop nila, wala na nag-asikaso, nabenta na rin lahat. Okay. Ngayon, pinaupa nila yung tao. Sino po yung tao na yon? Yun nga yung sinasabi ko. Anong pangalan? Yung babae, hindi ko po alam kung ano nakalimutan. Ay, ibig sabihin mag-asawa? O, mag-asawa po. May mga anak din. Mga ilan kaya ang anak nila? Mga tatlo. Mga ilang taon po yung mag-asawang anak? Mga ano po yan, mga nasa 52 yan. So halos kasing idaran? Opo. No? Magka-edad yung mag-asawa. Pinatira nila po sa bahay nila yun. Mm. Yung bandang huli, hindi na po umupa. Hindi na nagbabayad ng upa? Hindi na. Okay, bakit? Nung mamatay na si Mari Prising, ang sabi niya... Tika muna, huwag muna tayo dun sa pagkamatay ni Nanay Prising. Dumating yung nangungupahan o umuupa nung pagkamatay nung tatay, opo, si Julian. Nung namatay na si Julian, siya kaya nagpakilala at uupa. Upa. So, sa panahon na yon, si Bong at saka yung nanay niya, bagaman patay na yung tatay ni Bong, ay normal yung kanila pamumuhay. Kaya lang, kinakapos na sa mga pangangailangan pinansyal dahil sa wala nang nagtatrabaho, wala nang kumikita. So, sa madali sabi, ay pumayag sila na may mangungupahan dahil nga sa usaping pinansyal na problema. So, pinaupa. Anong nangyari? Nung bandang huli po, hindi na umupa. Hindi na umupa? Okay, hindi bakit? Na nawala na rin ng ano yung lalaki. Dati rin pong, kasi yan, jeepney driver. Opo. Wala na rin hanap buhay. Tapos? Yung bandang huli, kausap ko si Bong, namatay nga, namatay na rin si Mari Prising. Ang kinausap ko to, Bong, ano ba nangyari? Ah, Tay, wait lang, sandali po ah. Pigilin kita dyan, pasintabi po. So, may umupa. Napansin ko parang, Kuya Jun, itong umupa ay parang madalas mong banggitin, ano? Mula kanina pa. Bakit, Kuya Jun, may kinalaman ba itong umupa sa naging sitwasyon ni Bong ngayon? Opo. Kasi, okay, ano? Wait lang. So, ayun ah, mga kabusiness, nung katagalan ay hindi na sila kamo umuupa. Hindi na po. At yung nanay ni Bong, batay doon sa unang vlog ni Bong doon sa inyo, mag-asawa nung nagpunta siya rito na nagpaabot siya ng tulong, nahagip doon na yung nanay ni Bong ay nagkaroon ng problema sa pag-iisip. Opo. Sa ano nga, dyan, sa problema na yan, kasi hindi na sila umuupa. Nagpaparinig pa, parang inaaway pa yung mama niya. Ay wala na, dalawa na lang po sila. Mm. Katapos po to, nababasa nila si Bong na parang ano po, sasabihin ko na po sa inyo. Sige po. Kulang sa pito, sobra sa walo. Okay, kakaintindihan na po tayo dyan. Ngayon, pero nung buhay pa ang tatay ni Bong, normal siya. Hindi siya ganun. Hindi siya kulang sa pito, sobra sa walo. Po. Okay. Ngayon, tinanong ko kay Bong, ano bang ginawa nila ng mag-asawa? Meron daw pinapirmahan sa kanya. O kinuha yung pangalan niya, isinuha. Lahat ay magkakasama.
isang paninitong buto. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo, mahal namin kayo. I give it for a heart of gold, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayo. Mayroon kayo.